So hi guys, so for today's vlog ulit. Pero last video sinabi ko naman sa inyo tuturuan ko kayo kung paano nga mag-upgrade sa LTE SIM. Kung paano i-upgrade ang inyong mga lumang SIM card into LTE SIM. For example, meron pa kayong mga SIM card na hindi sila triple cut o hindi micro SIM card, yung malaki pa lang na SIM card. Ayun, tuturuan ko kayo in this video kung paano nga ba siya i-upgrade sa LTE. Pwede rin ito sa mga SIM card na humihiwalay na yung gold pero gumagana pa rin. So ito, ang gagawin natin, i-demo kong cellphone gamit itong cellphone na to. Opo. Ngayon, first things first, wala na itong masyadong ganap. Kasi ang instruction lang nito, ang gagawin nyo lang ay bubuksan to. Kasi dati, kung merong mga nakaabot dito, meron pang mga send ng code, ganun. Pero ngayon kasi, sa upgrade na to, hindi na kailangan ng mga code o ganap na ganyan. Wait, picture muna tayo para sa thumbnail. Nag-picture lang ako para sa thumbnail. Ang gagawin nyo lang is i-open nyo na ganyan. Ilalagay ko pala yung link down below. And kunin nyo itong SIM card na to. Kunin nyo ito. Ayan, ganila yung tsura ng SIM card. And ito yung pinakalalagyan. Ngayon, ang gagawin nyo, for example, yung ang SIM card dito is nakalagay siya sa SIM 1. Sa SIM 1 nakalagay yung old SIM. Sa SIM 1 siya nakalagay. Ang gawin nyo, off nyo muna. I-off nyo muna yung cellphone. Ayan. Inuulit ko to, pwedeng-pwede ito sa mga SIM card na humihiwalay na yung gold pero ayaw nyo pa rin palitan dahil importante yung number, ganun. Yun. Ito lang yung pinaka-last way is umorder na agad kayo ng LTE upgrade SIM habang maaga pa or habang hindi pa siya sira. Kasi kapag nasira na, wala na kayong magagawa na second option. Yan ang gawin nyo. I-pop up nyo yung SIM card. Tulad nitong ginagawa ko ngayon. Ayan, kung makikita nyo, kung saang slot nakalagay yung inyong old SIM, dun nyo rin ilalagay na slot yung SIM card na to. Inuulit ko, kung saan nakalagay yung inyong current SIM o yung gusto nyo i-upgrade na SIM card, for example, katulad nito, nasa SIM 1 siya ng cellphone ko, dito nyo rin i-input yung upgrade SIM. Eh, nahulog. Mamaya na lang yun. Dito nyo rin to i-input. Wait lang. Ayan, ipapakita ko sa inyo na hindi ko kayo dinadaya. Ayan, ito yung LTE SIM. Ayan. Ilalagay nyo siya dito. Ayan, kung makikita nyo, ayan yung LTE SIM. And, nagagawin nyo lang, i-input nyo lang siya dito. Ayan, ibabalik nyo lang siya sa cellphone. And, kung makikita nyo, ilalagay ko na ng SIM card is LTE SIM. Tapos, ganyan. Tapos, i-on nyo na yung cellphone. So, merong nahulog na SIM card. Saan na yun? Merong nahulog na SIM card. Tatry ko abutin ang paa ko kasi madi-disconnect yung mic. Hindi nakakatuwa. Wait lang. Habang nag-on yung... So ito, going back with this topic. Napulit ko na. Itong SIM card na to, automatic madi-disable na to. Pag nilagay nyo ito sa ibang cellphone, mariread siya na merong SIM card pero wala na siyang signal. Kung makikita nyo, parehong no service pa rin. Ayan, no service. Tapos babasahin yung isang, mga iba pang instruction tulad nito. Kailangan buksan para makita yung instruction na nasa loob. Nakalagay dito, turn off your phone, remove your old SIM and replace with your LTE new SIM. Ay, napun. Next one naman is, turn on your phone. You will receive instruction from 3723. Please reply your mobile number. Meron daw text na matatanggap sa 3723. Ayan, hintay lang natin. Meron siyang text na matatanggap nga sa 3723. Ayan. Meron nakasulat dito. Ayan na yung bagong number. Ayan. To proceed. Ayan. Ayan, kung makikita nyo. Ayan. Naka-flip kasi. Hindi kasi maayos.
To proceed your SIM upgrade or apply to this message, screenshot ko, ilalagay ko yung ano dyan, with your mobile number, example, ayan. Ire-reply nyo siya dito. So, hindi ko pala alam yung number nito. So, yun, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano nga ba natin gagawin to. Ayan, ipapakita ko sa inyo. So, standby lang kayo dyan, guys. Wait lang. Ayan. Katulad nyan, itatype nyo lang yung number tulad nyan. Pipinutin nyo yung send. And hintayin nyo yung confirmation. So yun na nga, in-send ko ulit. In-tap ko yung resend tulad nyan. Sa 3723. Minsan ganito, ite-testing nyo lang siya. Test ng test. And hintayin nyo lang yung confirmation na okay na yung SIM card. Ito. Nagkaroon kasi kanina ng problema. Ayan, meron to proceed. Yan. Ayan, dyan mismo sa message na yan, inuulit ko. Kasi tinanggal ulit natin yung SIM card kanina at nagka-problema at hindi ko alam yung number ko. Ayan, nagagawin nyo yan yung pinaka-text. Isasend nyo agad yung number nyo. Katulad nyan. Pag nasend na, hintayin nyo yung confirmation na natanggap na. Ang daming cut nitong video na to. Parang mga tatlo ata yung cut ng video na to eh. And hintayin nyo lang. Hindi ko na ipapost yung video para makita nyo. Parang hindi pantay yung camera. And hintayin nyo lang na mag-send ng confirmation yung pinaka-SIM card. And kung makikita nyo, nare-read na yung pinaka-taas sa kasulat na dyan, smart focus ko. Nag-focus. Ba't yung nag-focus yan? Ayan, meron na siyang SIM card. Mukhang okay naman na siya. Try ulit natin tawagan gamit yung main phone ko. Hintayin natin hanggang yan. Hintayin lang hanggang ma-receive. Hindi ko na ipopost ng video na to. O, tama. Hindi ko na siya ipopost. Ang pangit kasi sa ano, hindi ko pwedeng i-unpin ulit. Unpin ba tawag doon? Hindi ko pwedeng tanggalin ulit yung SIM card kasi pag tinanggal ko yung SIM card, magre-restart yung phone. Yan, so hintayin natin siya hanggang ano. So i-post ko muna sandali, baka biglang mag-full storage itong cellphone. So yun. O nga pala, hanggang ngayon wala pa rin yung confirmation sa SIM card. Ang gawin nyo is i-unpin nyo. No choice, i-unpin nyo na ganyan. Tapos, kung makikita nyo, ito yung LTE SIM. Nandito pa rin yung LTE SIM, pakita ko lang sa inyo. Ayan yung LTE SIM. Tapos, balik nyo lang na ganyan. Tapos magre-request ng restart yan, depende sa cellphone. Kapag may na-install na bagong SIM card. SIM card inserted. Magre-restart siya ulit. So, to. Babalik lang tayo pag na-restart na. O nga pala, isisingit ko rin sa ano, isisingit ko rin dito sa vlog na nakasulat din pala dito, step number 3 na wait for SMS confirmation, do not use your phone for at least 15 minutes. For at least 15 minutes daw. So, nakasulat dito, meron na nag-text dito sa cellphone na to. Sabi dito, your SIM upgrade is in progress. Please wait for 10 seconds and then restart your phone. You may also visit any smart. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siguro magsimula na 10 seconds, simula na na-receive ko yung message, diba? Yan, i-restart natin. Ganon. Merong ma-re-receive na text. So, sabi dito, restart your phone to complete the SIM upgrade process. Ito. Hintayin natin siya ulit bago natin i-on yung phone. Ito, meron na rin nag-text dito kasi dalawa sila in-upgrade ko pero off naman to sa video. So, dito sa isa kong cellphone, sa personal number ko, meron na nag-text sa thank you for upgrading to an LTE SIM. Make the most of TNT fastest 4G LTE. Success na yung sa pinaka-main phone ko. Ang ano na lang, hinihintay na lang dito. Ito, kung kanina nakikita yung merong load, ngayon itetesting natin kung nakopya ba yung load. Itetesting natin siya dito. And kung makikita yung na-restart ko na, ito naman yung cellphone na ginagamit natin sa ano eh. Dito sa pag-upgrade ng SIM card. And kung makikita yung na-restart ko na, and yung sa taas ngayon na meron na siyang service na smart. Ganyan din naman kanina. Tapos maghihintay na lang tayo ng confirmation kung okay na ba siya. Ayan. Testing natin kung gumana na yung ASTE. Hintayin lang natin siya ng mga ilang minutes. Ito kasing isa okay na.
wala nang problema dito sa cellphone na to. Ngayon, itetesting natin tumawag gamit yung LTE. Pero papakita ko pa rin to dito. Itetesting ko lang kung gumagana to. Hindi to kasama sa video. Hindi ko na sure kung na-copy and load. So, hanggang ngayon, hinihintay pa rin. Dito sa cellphone na to, ito talagang bagal eh. Hinihintay pa rin yung process. O nga pala, kapag ganito, lahat ng contacts yung madidelete. Lahat na nakasave sa SIM card, madidelete na yung number. So, katulad ko, meron naman akong Gmail account. So, yun, wala naman problema doon. Ngayon nakikita niyo na kung paano, kung gaano kahirap mag-upgrade gamit yung Oppo na cellphone, di ba? In manual restart ko siya gamit yung home and lock. Hindi ko alam kung ganun ba restart ng Oppo. Home and lock screen. Kapag ito talaga naayos natin, tapos itong video. Sa Oppo lang talaga eh. Itong dito okay na. Wala na siyang problema. Na-upgrade na yung SIM card. Kasi naman kaya ako kumuha ng upgrade SIM. Kasi tinan nyo naman yung SIM card ko. Umihiwalay na yung gold. Eh, puro na siya gas-gas. Tapos umihiwalay na yung gold. So, tapos naisip ko, maganda rin siyang gawa ng content. So hanggang ngayon talaga restarting pa rin. Hindi ko lang alam, baka itong video na to abot siya ng 15 minutes, hindi ko lang sure. So ayun. Meron pa akong kailangan i-refund na order. Kung makikita nyo naman sa ating last video, yung in-unbox ko, diba, kulang. Tapos ko muna at i-update ko na lang kayo kapag meron na tong, kapag nakatanggap na to ng text. So yun na nga guys, so sa wakas, na-upgrade na rin yung SIM card. So ito na siya. And yan, basta-basta siya na-upgrade. Ngayon, ito try natin tumawag, no? Ng ibang number. Tawagan natin yung... Tawag tayo sa landline. So yun lang guys, so thank you so much for watching this video. So for more videos like this, just subscribe on this channel, follow nyo ako sa Instagram, @_D_J. So yun, tinawagan ko yung home landline dito. And di ko alam kung may sumagot. So thank you so much for watching this video.